Kabanata 151 hanggang 160. Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 151. Inawakan ni Alex ang kalan at inilabas ang ulo nito. Tuwang-tuwa siyang pumunta sa mesa at nagsimulang magsulat sa isang notebook. Naubos niya ang 7 notebook nitong nakaraang 2 araw. Lahat sila ay napuno ng mga kakaibang simbolo na hindi nakilala ni Waltz. Mahal ko ang mga nerd. Kuya, napaka-cool mo kapag nakafocus ka sa trabaho. Umupo si Waltz sa mesa at tinulak ang isang katsarang puno ng ice cream sa bibig ni Alex. Sisiwit. Nakatoon pa rin si Alex sa pagsusulat kaya naman tuluyan na siyang hindi pinansin. Matapos mapansin ang lahat ng mga sigil na naisip niya, ibinaba niya ang panulat at nakahinga ng maluwag na parabang isang malaking bato ang inalis sa kanyang dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw. Ang isang katsarang puno ng ice cream ay hindi sapat para sa kanya kaya inagaw niya ang buong balde ng ice cream at nilamon iyon. Kuya, hindi ko naubos ang ice cream sa balde kaya iniluwa ko talaga ang natitira doon. Natigilan si Alex. Agad niyang iniluwa ang mint ice cream sa mukha ni Waltz. Makalipas ang kalahating oras, sinimula ni Alex ang pag-aayos ng sirasirang alchemy stove. Nakuha lamang ni Alex ang isang maikling pag-unawa sa sinaunang sigil dahil ito ay medyo advanced. Naiisip niya na ang sigil na ito ay para tumulong sa pagsali sa chi mula sa mga natural na elemento sa alchemy. Maswerte sila na maliit na bahagi lang ng sigil ang nasira. Ayon sa kaalaman na nakuha niya mula sa Ultimate Book of Medicine, nagamit niya ang reverse identification at pangangatwiran mula sa kanyang malawak na kaalaman upang maibalik ang sinaunang sigil. Ang pagpapanumbalik ng sigil ay naubos din ang ilan sa kanyang chi. Inabot siya ng 3 oras upang maibalik ang kabuuan nito. Sa sandaling naibalik ang sigil sa loob ng kalan, ang enerhiya na dumadaloy sa loob nito ay lumakas ng husto. Well, nakakapagod yun. Kailangan kong magpahinga ng kaunti. Itinabi ni Alex ang kalan at umalis sa basement. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng mahinang tawa na nagmumula sa indoor swimming pool sa unang palapag. Kasunod ng ingay, hindi niya maalis ang tingin sa kanyang mga mata. 3 magagandang babae ang nakatambay sa pool na kasuot ng iba't ibang swimsuit. Ang 3 magagandang babae ay sina Waltz, Maya at Brittany. Ang unang 2 babae ay lubhang kaakit-akit, walang duda tungkol doon. Maging si Brittany, na nasa katanghaliang bulang, ay mukhang kamangha-mangha sa isang swimsuit. Inalagaan niyang mabuti ang kanyang figure at kagandahan, kadalasang nagsasanay din siya ng yoga sa bahay. Alex, gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Maya. Oo, 2 araw ka nang nakakulong sa basement, dapat mabaho ka. Pumasok ka dito para maghilamos. Kumaway si Waltz kay Alex. Nakasuot siya ng itim na bikini. Paglabas ni Waltz sa tubig, naramdaman ni Alex na parang may spotlight na bumungad sa kanya. Sisiwit. Nakaramdam ng tuwa si Alex. Kung siya ay lumangoy sa pool na may ganong eye candy, alam lang ni Alexa na siya ay nakadarama ng refresh at energy zed. Tumingon si Brittany kay Maya at Waltz at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang 2 babaeng ito ay parehong kamangha-mangha, ngunit si Alex ay kasal. Ngunit ang lalaking ito ay palihim na nakikipag-hangout kay Waltz. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang anak. At tulad ng ibang ina, gusto niya ng apo. Pero si Dorothy. Kahit nabulag si Brittany, naramdaman niya na ang kanyang anak at si Dorothy ay nahaharap sa mga problema sa kanilang relasyon. Anong uri ng asawang babae ang hindi gustong gumugol ng mas maraming oras sa sarili niyang asawa? Hindi man lang dumaan kahit isang beses si Dorothy mula nang magkasabay silang kumain. Noong si Brittany ay nasa isang vegetative state, si Claire ay hindi rin dumaan upang bisitahin siya. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang mga sex ay hindi maganda ang pakikitungo sa kanila. Mas gugustuhin ni Brittany na makipagrelasyon si Alex kay Maya o Waltz. Hindi niya intensyon na pigilan ang kanyang anak. Mas gugustuhin niyang piliin na lang ng kanyang anak ang isa sa kanila at magkaapo. Sa ganoong paraan, huli na para kay Dorothy na pigilan ang anuman. Sige, magpapalit na ako. Napangiti si Alex. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Alex. Galing iyon kay Cheryl.
Alex, libre ka ba ngayong gabi? Tanong ni Cheryl sa kabilang linya. Oo, anong meron? Birthday ngayon ng lola ko. Well, gusto ka ng lolo ko na kumain. Ramdam ni Cheryl na uminit ang pisngi niya. Natigilan si Alex. Naalala niyang nabanggit iyon ni James noong nasa Yowls siya. Ang akala niya ay iniimbitahan lang siya ni Cheryl para makipagkulitan kay Dorothy. Hindi niya talaga inaasahan na sinasadya niya ito. Asterisk. Kabanata 152. Ang tugatog ng buhay. Walang problema, bigyan mo lang ako ng oras at address, pupunta ako doon. Napangiti si Alex. Pwede kitang sunduin. Hindi na kailangan yon, medyo mahirap ang paglalakbay. Sige. Mahinang sinabi ni Cheryl bago idinagdag, iniimbitahan lang kita dahil gusto ka ng lolo ko, huwag kang magkamali. Natigilan si Alex. Ayoko, alam kong wala kang ibang intensyon. Ako. Lumapit ka lang dali, ibababa ko na ang tawag. Ang mga pisngi ni Cheryl ay pininturahan na ngayon sa isang bahagyang kulay ng rosas, tila naiinis siya. Ano ang ibig mong sabihin sa ibang intensyon? Matapos makuha ang address, hinanap ito ni Alex online. Tila nakatira si Cheryl sa isang residential area sa City South, California. Sisiwit. Matapos ipaalam kay Brittany ang tungkol sa imbitasyon, kinuha niya ang ilang chi mula sa kanyang mga esmeralda upang pasiglain ang kanyang sarili. Pagkatapos ay dinungo niya ang kanyang destinasyon. Si Cheryl ay pumipili ng damit sa harap ng kanyang salamin. Ang mga damit ay nasa buong silid ngunit hindi pa rin niya mahanap ang tama. Biglang pumasok ang isang matandang babae na may matamis na ngiti. Cherry, pumipili ng damit, nakikita ko. Napasimangot si Cheryl. Lola, sa tingin ko wala akong damit na angkop. Niyakap ng matandang babae ang braso ni Cheryl. Oh, malaki na ang mahal kong apo. Hindi naman sa wala kang anumang angkop na damit, iniisip mo lang na wala kang perpektong damit. Perpekto ka sa anumang damit, mahal, iyon ang nakikita ko. Lola, ganoon din sa kanya. Kung talagang gusto ka ng batang iyon, makikita ka pa rin niya bilang isang magandang anghel kahit na nakasuot ka ng basahan. Ang mukha ni Cheryl ay matengkad na pula, ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay sinabi ni Lola, gusto ko talagang makita kung gaano kahanga-hanga ang batang ito. Nagawa niyang gayumahin kayong dalawa sa hindi malamang dahilan. Hindi lang si Cheryl ang kumikilos ng iba. Panay ang papuri ni James kay Alex. Nagsisimula nang magselos si Lola kay Alex. Tumunog ang doorbell, mukhang dumating na si Alex. Hindi pa naramdaman ni Cheryl ang sobrang bilis ng tibok ng puso niya nang buksan niya ang pinto. Mukha namang kalmado si Alex na may hawak na basket ng mga prutas. Gayunpaman, natigilan siya nang makita niya si Cheryl. Si Doctor. Connie, nasa labas ba ang shirt mo? Napatingin si Cheryl sa shirt niya. Gusto niyang mabaluktot sa isang bola ng kahihiyan. Mahigit kalahating oras na siyang pumipili ng damit ngunit nasuot niya ito sa labas. Nakaramdam siya ng sobrang awkward. Pasok, random lang akong naglalagay ng kung ano. Akala mo ba magpapakatanga ako sa'yo? Inilibot ni Cheryl ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi mo na kailangang magsuot ng kahit ano kung gusto mo. Ahem, ang ibig kong sabihin, ikaw. Maya-maya lang ay sumugod si James sa pinto para salubungin din si Alex. Matapos suriin ang silid, napagtanto ni Alex na siya lamang ang bisitang imbatado. Pagkaupo sa mesa, hindi maalis ni Lola ang tingin kay Alex. Matengkad ang ngiti nito na parabang nakatingin sa manugang. Happy birthday, Lola. Sana matupad lahat ng wish mo. Sabi ni Alex sabay abot sa kanya ng regalo. Pumili siya habang papunta dito. Isa itong Jade Buddha statue, ngunit hindi ganoon kamahal. Biglang may dumating sa bahay ni Connie. Matandang lalaki yon kasama ang kanyang apo. Tila masigla ang matanda, ang kanyang titig ay kasing talas ng mga punyal. Ang binata sa kabilang banda ay mukhang sukdulan sa kanyang sarili. Malakas na sigaw ng matanda. Hoy Connie, nakuha kita ang pinakamahusay na apo kailanman. Tingnan mo ang apo ko, kagagaling lang niya sa ibang bansa. Ang iyong apo ay tila walang asawa kaya't bibigyan kita. Kung magpapatuloy ito, magiging spinster siya. Komento ni Melissa Chan.
Pinalitan nito ang Christmas cake dahil hindi marami sa kanluran ang pamilyar sa termino dahil nagmula ito at malamang na pangunahing ginagamit sa Japan. Ang isang alternatibo ay matandang dalaga. Kabanata 153. Halatang hindi nasisiyahan si James sa bigla ang pagsulpot nila. Labis na inis si Cheryl sa sinabi ng matanda, puno ng disgusto ang mukha nito. Ano ang ibig mong sabihin sa spinster? Mataas lang ang standards ko sa mga lalaki. Sagot ni James, what brings you here, Wilson? Ano sa tingin mo ay tatanggapin kita sa aking pintuan? Pinagbawalan ka bang magtrabaho sa Michigan? Kaya ba yun? Ang matandang ito ay si Patrick Wilson, medyo may kasaysayan siya kay James. Apprentice ang dalawa noon sa ilalim ng isang sikat na doktor para silang magkapatid. Si James ay mas matanda kay Patrick kaya naging kuya. Gayunpaman, hindi natuto si Patrick ng gamot para makapagligtas ng buhay, gusto niya ang pera. Noon, gagamitin niya ang titulo ng kanyang amo para manloko ng iba. Ito ang dahilan kung bakit siya pinatalsik ng kanilang amo at hindi na itinuring na isa sa kanyang mga alagad. Gayunpaman, si Patrick ay nasa isip ng isang negosyante. Kahit na hindi siya maaaring maging isang sikat na doktor, nagawa niyang magsimula ng isang healthcare center na nagbebenta ng mga sinaunang spa treatment. Sa kanilang sorpresa, ang kanyang negosyo ay lubhang matagumpay at nagawa niyang magbukas ng ilan pang sangay sa ibang mga estado. Alam ni James kung paano gumagana ang kanyang spa treatment. Ito ay hindi ganap na isang scam, ngunit ang na-advertise na pagiging epektibo ay masyadong mapanlin lang. Ang presyo para sa nasabing paggamot ay wala rin sa bubong. Ang apo ni Patrick ay si Zachary Wilson, isang aktual na doktor. Nagtapos din siya sa isang prestihiyosong medikal na universidad sa ibang bansa. Nakilala na ni Zachary si Cheryl noon at talagang natulala sa kanyang kagandahan. Marami rin siyang pangarap tungkol sa kanya at nasiyahan siya sa bawat segundo ng mga panaginip na iyon. Hindi niya maiwasang mapaso kapag naiisip niya ang kakaibang hubog ng katawan nito. Napansin niyang si Alex, isang ganap na estranghero, ay nag-aabot kay Lola ng isang jade statue. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at ang pagiging mapagkompetensya ay lumago sa loob niya habang ang kanyang tingin ay naging malamig. Napabuntong hininga si Patrick. Connie, bingi ka ba? Sabi ko may apo na ako sa'yo. Si Cheryl ay magiging manugang ng Wilson mula ngayon. Hindi na kinaya ni Cheryl na makinig pa. Pumayag ba ako dito? Nagulat si Patrick. Postgraduate na ang apo ko sa prestihiyosong Medisiner University, maliwanag ang kanyang kinabukasan. Sa yaman ng aming pamilya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay habang buhay. How dash you reject our offer? Wala ka pang nahanap na kahit sino sa edad na ito. Gusto mo ba talagang maging spinster? Sagot ni James, you're too late, may asawa na si Cherry. Ang lalaking ito, si Alex Rockefeller, ay ang aking apo. Ano? Nang mapagtanto ni Zachary na totoo ang kanyang mga pagdududa, agad na napalitan ng galit ang nararamdaman niya para kay Cheryl. How dare you magpakasal sa iba? Napagpasyahan ko na maging asawa kita. Si Sweet. Nataranta si Alex, nilainggan niya si Cheryl at sinalubong ito ng mga mata. Tumapit si Cheryl sa kanya at marahang hinigit ang braso nito, nagsusumamo ang mga mata nito. Pumiti ng mahina si Alex at tumanggo. Pumayag siyang pansamantalang magpanggap na asawa ni Cheryl. Biglang sumimangot si Patrick. Connie, anong kalokohan mo? Paanong hindi ko malalaman kung nagpakasal na ang apo mo? Kung talagang ginawa niya, siguradong nagpadala ka ng mga imbitasyon sa kasal kay Baker at sa iba pa. Makinig, itigil ang paggawa ng hindi ka panipani walang kasinungalingan. Ano? Sa tingin mo ba hindi karapat-dapat ang apo ko sa apo mo? Kabanata 154. Tumapit si Patrick kay Alex at kinaladkad papalapit. Hoy brat, wala akong pakialam kung sino ka. Siguradong magiging apo ko si Cherry. Sabihin mo sa akin gaano karaming pera ang sapat para iwan mo siya. Medyo nakakatakot at walang awa ha. Nagsalubong ang kilay ni Alex, malapit na siyang pamitik. Sigaw ni Lola. Itigil mo na ang pagkakataong ito, Patrick. Ang aking apo ay hindi pa kasal, ngunit ang kanilang kasal ay malapit na.
Napagkasunduan na namin na ibigay sa kanya ang kanyang kamay sa kasal matagal na ang nakalipas. Ano? Gusto mo ba talagang maging homewrecker? Galit na galit si Patrick. Basagsi with asterisk E. Si Cherry ay ang aking apo, ang kanyang ama ay nagbigay sa amin ang kanyang kamay sa kasal noon. Sinusubukan mo bang bumalik sa iyong salita? Kailangan mo bang dalhin ko ang iyong anak para malanawan ang mga bagay-bagay? Besides, Connie, don't you dare forget kung sino ang nagligtas sa iyo sa pagkalunod noon. Ganyan ka ba, Congrate? At tinatawag mo ang iyong sarili na isang milagrong doktor. Tila natigilan ang lahat ni Patrick sa kanyang mga sinabi. Napansin ni Alex na puno ng poot ang mga mata ni Cheryl nang banggitin ni Patrick ang kanyang ama. At mukhang ito ay isang hindi nalutas na trauma sa pamilyang ito. Natahimik si James nang marinig ang sinabi ni Patrick. Galit na galit si Lola kaya hindi rin siya nakapagsalita. Malamig ang tono ni Cheryl. Ako ang magdedesisyon kung sino ang pakakasalan ko, wala akong pakialam kung ano ang ipinangako sa iyo ng lalaking iyon. Sabi ni Zachary, Cherry, childhood friends tayo, alam mo ba? Sobrang na-miss kita nitong mga nakaraang taon. Tsaka engaged na talaga kami, hindi mo nalang babalikan yung salita mo ng ganyan. Alam mo ba? Paano kung makipagkompetensya ako sa lalaking ito? Ano ang trabaho niya? Makipagkompetensya. Naningkit ang mga mata ni James. Sige, kung ganoon. Maaari kayong makipagkompetensya sa isa't isa. Si Alex ay isang doktor din, maaari kang makipagkompetensya sa medikal na kadalubhasaan. Si James ay lubos na nagtitiwala sa mga kasanayan ni Alex sa medikal, higit pa kaysa sa kanya. Higit pa rito kung matatalo ni Alex si Zachary at hayaan siyang sumuko ng mag-isa, hindi na magkakaroon ng anumang mga problema mula ngayon. Maaari silang mamuhay ng mapayapang buhay. Ito ay napakahusay. Bumisi si Zachary kay Alex. Doktor ka rin ba? Then tell me, saang prestigyosong medical school ka nagtapos? Kumalukip-kip si Alex sa kanyang likuran. Hindi ako nag-aral sa isang medical na paaralan. Tanong ulit ni Zachary, oh. So ibig sabihin naging disipulo ka? Kung gayon sino ang sikat na doktor na nagturo sa iyo? Sumagot si Alex, wala rin akong guro. Mas naging masungit ang ekspresyon ni Zachary. Hindi ka pa nakapagtapos sa isang medikal na paaralan o natuto sa isang sikat na doktor. Tapos kumusta ka doktor? Bluff ka lang ba? Don't tell me, wala kang lisensya sa doktor. Tumango si Alex. Tama ka, ayoko. Parehong nagsimulang tumawa sina Patrick at Zachary. Mukhang nagalit din sina James at Cheryl. Noong una ay hiniling nila kay Alex na tulungan silang si Payne ang dalawang ito, ngunit natalo siya bago pa man magsimula ang kompetisyon. Paano niya magagawang labanan ang mga ito ngayon? Pinandilata ni Cheryl si Alex, sobrang frustrated. Naiisip niya, maaaring natulungan mo ako kung gagawa ka lang ng kasinungalingan. Gusto mo ba talagang putulin ang relasyon sa akin? Habang patuloy ang pagtawa, muling nagsalita si Alex. Hindi pa ako nakapag-aral ng medikal dahil wala sa mga unibersidad na ito ang karapat-dapat na ako ay isa sa kanilang mga estudyante. Wala akong guro dahil walang doktor ang karapat-dapat na maging apprentice nila. Tungkol naman sa lisensya ng doktor, ganoon ba talaga kahalaga ang bagay na iyon? Maaari ka bang maging isang sikat na doktor sa sandaling makuha mo ang lisensya? Lalong tumawa si Zachary. Iyon ang pinakamalaking bluff na narinig ko. Ngayon talaga. Walang universidad sa mundo ang nararapat na maging isa ka sa kanilang mga estudyante. Malamang na hindi ka makapasok. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling ma-enroll? I'll tell you what, nag-aaral na ako ng medicine since I was 3. Kabisado ko ang talatang race 8 sa edad na 4. Kabisado ko pa ang buong compendium ng materia medica sa edad na 8 taon din. Isa ako sa mga pinakamahusay na nagtapos mula sa Worthington Medical University at isa rin sa mga pinakamahusay na mag-aaral ng Master sa Mediciner University. Lahat ng thesis ko ay nagkamit ako ng maraming parangal. Tingnan mo lang ang dumi mo kumpara sa akin. Wala ka rin anumang bagay na makakalaban sa akin. Napatingin sa kanya si Alex at sinabing talaga ngayon.
Kung napakahusay mo, bakit hindi mo magamot ang iyong problema sa wet dream? Kabanata 155. Hingal. Biglang tumigil ang masaganang tawa ni Zachary na parabang isang masiglang matandang itik na biglang kinurot ang leeg, naghihintay na katayin. Sa sandaling iyon, namumula siya sa galit. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Alex, aba, inilantad ko lang ba ang katotohanan? Kalokohan. Ikaw ang may wet dreams, ganoon din sa lahat ng miyembro ng pamilya mo. Galit na galit si Zachary. Iyon ang pinakamatinding sakit niya dahil nangyayari ito halos gabi-gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, palagi siyang ginigising dahil sa paglabas at kailangang maglinis ng sarili. Napakasama nito na hindi siya naglakas loob na makisama sa isang silid sa kanyang mga kaklase noong siya ay nag-aaral sa ibang bansa, sa takot na ang kanyang kalagayan ay malantad. Gayunpaman, inilantad ni Alex ang kanyang kalungkutan sa harap mismo ni Cheryl kaya't nakaramdam siya ng matinding sakit sa kahihiyan na parabang pinupunit ang kanyang balat. Sa makatuwid, hinding-hindi niya ito aaminin. Nakakatawang tumingin sina Cheryl at James kay Zachary. Sinabi ni James, Zachary, bakit hindi ko suriin ang iyong pulso at tingnan kung ito ay lihay timo? Kung ito ay totoo, maaari itong makaapekto sa iyong reproductivity at kailangan mong pretuhin sa lalong madaling panahon. Sabi ko, malusog ako at walang mali sa katawan ko. Labis ang pagkadismaya ni Zachary. Dr. Karin, ito ay isang sakit, hindi mo ba alam? Ang pagtanggi mong suriin ko ang iyong pulso ay isang senyales na ikaw ay may konsensya. Ang kaunting discharge dito at doon ay maayos. Kung gayon, posible ba na ang iyong mga kondisyon ay napakalubha? Paano ko hahayaan si Cheryl na pakasalan ka? Alam kong may problema ka sa pagkalalaki mo. Sabi ni James. Pumuso si Zachary. Sige, check mo na lang kung gusto mo. Ang pagsasagawa ng tradisyonal na gamot ay walang iba kundi wizardry. Noong nasa ibang bansa ako, nagtagal ako sa pagsasaliksik at napatunayan ko na ang tradisyonal na gamot ay pseudoscience tulad ng mga gawin ng mga mangkukulam na iyon. Ang ganitong pagsasanay ay ganap na wala sa ugnayan at dapat itong ihinto. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang kanyang pulso, umiling si James. Cherry, kailangan mong bigyang pansin ang iyong kalagayan. May wet dreams ka ba tuwing gabi? Palubha na kailangan mo itong gamutin sa lalong madaling panahon. Sa sobrang kahihiyan ni Zachary ay nagkaroon siya ng salpok na ihampas ang sarili sa sulok ng mesa. Hindi kumbinsido si Zachary at sinabing, I am strong and energetic. Mangyaring huwag magsalita ng walang kaparerakon. Pumuso si Cheryl. Kilala ang lolo ko bilang henyong doktor ng California. How dare you question his ability? Sa tingin ko ikaw ang walang alam. Huwag kailanman isipin na ang pag-aaral sa ibang bansa sa loob ng ilang taon ay nagbibigay sa iyo ng karapatan at kumpiyansa na pagdudahan ang aming pagsasanay. How dare you actually say na ang tradisyonal na gamot ay pseudoscience na kakabaliw? Bukod sa wet dreams, mayroon ka ring matinding renal insufficiency. Umiling si Alex. Ikaw, kalokohan. Tutol ni Zachary ng malungkot ang mukha. Sabi ni Alex na mahinang ngumuso, walang sino man ang makakatiis ng sobrang madalas na discharge araw-araw. Gaano ka man kalusog, ang sobrang madalas na paglabas ay maglalagay ng matinding pilay sa iyong katawan, sa huli ikaw ay masasayang. Sasabihin ko na ang makabagong kasanayan na labis mong hinahangaan ay hindi makakapag-diagnose ng iyong sakit. Sa huli, ang tradisyonal na gawaing panggamot lamang na sinasabi mong panloloko ang makakapagpagaling sa iyong karamdaman. Ngayon ay kakulangan na lang sa bato, ngunit maaari itong maging renal failure pagkalipas ng isang buwan. Pagdating ng panahon, alam ni Zachary kung ano ang mangyayari nang hindi itinuloy ni Alex ang sasabihin. Iyon ay magiging isang hindi mabata na kahihinat ng uremia. Palihim na niyang binisita ang hindi mabilang na mga ospital at mga espesyalista ngunit walang resulta. Ang dahilan kung bakit siya bumisita kay James ngayon ay upang kumonsulta sa kanyang kadalubhasaan sa bagay na ito at gamutin ang kanyang karamdaman. Sinong mag-aakalang papasok si Alex at sisirain ang kanyang mga plano? Napatingin si James kay Alex. Wala akong magandang solusyon sa isyu niya, Alex.
Ang tanging paraan ay alisin ang kanyang pagkalalaki upang maiwasan ang paglala ng kanyang kalagayan. Nasa bingit ng pagbagsak si Zachary matapos marinig ang mungkahi ni James. Nangangahulugan ito na siya ay kakapan at iyon ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya ko itong gamutin, sabi ni Alex. Talaga, naningkit ang mga mata ni Zachary. Siyempre, tumanggo si Alex at sinabing hindi ko sinabing pagagalinggan kita pero... Napatulala agad si Zachary. Gayunpaman, muli siyang nag-isip. Kung siya ang nasa posisyon ni Alex na nakikita ang kanyang kasintahan na labis na nag-aalala sa ibang lalaki, hindi rin siya magpapatulong. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Hanggat maibabalik niya ang kanyang katawan sa malusog na estado, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan. Kung tutuusin, marami pang isda sa dagat. Sa pag-iisip niya ay agad siyang lumuhod sa harapan ni Alex sabay hampas. Henyo Dr. Rockefeller, pakiusap, kailangan mong iligtas ako. Kung mapapagaling mo ang aking karamdaman, ipinapangako kong iiwan ko si Cheryl at ikansela ang arranged marriage, tatawagan kitang kuya at si Cheryl ang magiging hipag ko. Naway pagpalain kayong dalawa ng isang masaya at maayos na pagsasama hanggang sa pagtanda. Ang bigla ang pagbabago ng mga kaganapan ay wala sa inaasahan ng lahat. Ang kalaban ay natalo bago ang kompetisyon. Asterisk. Kabanata 156. Gayunpaman, ang natalong kalaban ay hindi si Alex Rockefeller. Tumingin si Cheryl kay Alex na may mga emosyong lumalabas sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang atensyon ni Alex ay kay Patrick sa halip. Ano sa tingin mo? Kumalaklak si Patrick. Sumusunod ako sa kahit anong sabihin ni Zachary. Nasa iyo ang lahat, munting henyong doktor. Saka lang tumango si Alex. Ang karamdaman ni Zachary ay walang iba kundi isang piraso ng cake para sa kanya. Makalipas ang isang oras sa isang parke sa kapitbahayan. Annulled na ang marriage arrangement niyo. Malaya ka na kaya hindi mo na kailangang maghanap ng lalaking magpapanggap na boyfriend mo. Umiti si Alex kay Cheryl na nakapulupot sa braso niya. Ang ibig sabihin ni Alex ay isang hindi gaanong banayad na pahiwatig para kay Cheryl na pabayaan siya. Gayunpaman, tila hindi napapansin ni Cheryl. Wala akong pakialam sa pag-aayos ng kasal, hindi ito makakapigil sa akin. Kung ano man ang sinabi ng lalaking iyon ay walang kinalaman sa akin. Yung lalaking iyon, ang tatay mo, masasabi mo na. Hindi na nagsalita pa si Alex dahil alam niyang isa itong trauma na ayaw niyang banggitin. Gusto mo bang marinig ang kwento ko? Tumangala siya sa kalangitan ng gabi. Looking at her little sorrowful expression, Alex said kung okay ka sa pagbabahagi. Sa tingin ko ako ay isang mabuting tagapakinig. Nagsimula ang lahat sa aking ina. Ito ay hindi isang komplikadong kwento, ngunit sasabihin ng isa na ito ay isang cliché. Ito ay isang kwento tungkol sa isang romantikong trahedya sa pagitan ng isang kahangahangang babae at isang kakilakilabot na lalaki. Ang ina ni Cheryl, na nagmula sa kanayunan, ay isang matamis na mukha, prim at maayos na babae. Isang araw pumunta siya kay James Coney para sa isang doktor at nakilala ang ama ni Cheryl. Ang relasyon ay umunlad mula doon at kalaunan ay nagpakasal sila. Masaya ang buhay noong una ngunit nagbago ang lahat matapos makilala ng lalaki ang isang babaeng nagngangalang Kiki. Niloko ng lalaking iyon ang kanyang ina. Walang prinsipyo ang babaeng iyon. Ipinakilala siya nito sa droga at iniligaw siya. Sa kalaunan, sinimulan niyang bugbugin ang kanyang asawa, ang kanyang anak na babae, at maging ang kanyang mga magulang. Malubhang nasugatan ang ina ni Cheryl matapos ang isang ganoong pambubugbog noong siya ay nadroga at pumanaw pagkatapos ng isang taon ng pagdurusa. Tungkol naman sa lalaki, tumakas siya ng bansa at hindi na muling narinig pa. Habang nakikinig si Alex sa mga salita ni Cheryl, ikinwento niya ang kwento na parang sa ibang tao, ngunit hindi niya napigilan ang malungkot na damdamin at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Kaya naman, tinapik siya ni Alex sa balikat para ay comfort siya. Sa halip, ipinatong ni Cheryl ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Isang matinding katahimikan ang nakasabit sa hangin na nabutas ng paminsan-minsang huni ng mga kuliglig. Biglang tumahimik, ngunit mas malakas ang katahimikan kaysa mga salita.
Binasag ni Alex ang katahimikan pagkatapos ng ilang sandali. Magiging masaya ka. Kaya naman sobrang nagdadalawang isip ako sa pagkakaroon ng partner o pagpapakasal. Paano kung fetuhin niya ako tulad ng pagtrato ng tatay ko sa nanay ko? Sabi ni Cheryl. Sisi Witt. Sagot ni Alex, magiging maayos ka. Kung tutuusin, minority ang mga taong iyon. Kung gayon, sasampalin mo ba ako sa hinaharap? Tanong ni Cheryl. Sandali lang. Ano ang ibig niyang sabihin? Si Alex ay isang lalaking may asawa. Agad na tumawag si Dorothy. Alex, ang tagal na nating nanood ng sine ng hating gabi. Gusto mo bang pumunta ngayong gabi? Tanong ni Dorothy. Nagpasya siyang pumunta sa hotel pagkatapos ng mga pelikula. Siyempre, naningkit ang mga mata ni Alex. Bigla siyang hinalikan ni Cheryl sa pisngi at bumulong sa telepono, aalis na ako, huwag mo akong palampasin. Kabanata 157. Ano? Habang pabalik si Cheryl sa kanyang bahay pagkatapos niyang magsalita, naririnig mula sa likuran ang nag-aalalang boses ni Alex. Dorothy! Dorothy! Kamusta? Makinig ka sa akin, hindi ito ang iniisip mo. Ako! Hello! Hello! Kamusta? Sa isang iglap, winasak ng matamis na paghalo ni Cheryl ang pag-asa ni Alex. Not to mention going on a midnight movie date with Dorothy, natakot siya na baka hindi na niya ito papasukin sa bahay sa susunod. Paano naging maganda ang pakiramdam ni Dorothy matapos marinig ang mapagmahal ngunit hindi malinaw na boses ni Cheryl sa telepono sa gayong gabi? Kaya nagalit siya at agad na pinatay ang tawag. Kaagad na dinial ni Alex ang kanyang numero ngunit hindi ito kinuha. Tapos tumawag ulit siya pero naka-off ang phone niya. Walang magawa, maaari lamang siyang magpadala sa kanya ng mensahe na nagpapaliwanag na inimbitahan siya ni Dr. James Coney sa isang pagdiriwang ng kaarawan na maginhawang iniiwan ang katotohanan na siya lamang ang naimbitahan sa labas at nagpanggap siyang kasintahan ni Cheryl. Lumipas ang gabi. Kinaumagahan, tinawagan niya ulit si Dorothy. Bilang isang pangkalahatang tagapamahala ng kanyang subsidiary na kumpanya, hindi niya maaaring iwanang naka-off ang kanyang telepono sa panahong iyon. Sabi nga, sa tuwing susubukan niyang tumawag, hindi makonect ang tawag. Crap, baka na-block ako. Naisipan niyang pumunta sa opisina ni Dorothy at personal itong magbigay ng paliwanag. Gayunpaman, muli siyang nag-isip. Galit pa rin siya ngayon at hindi niya tinatanggap ang mga paliwanag nito. Igit pa rito, ang kanyang relasyon kay Cheryl ay hindi isang bagay na maaaring linisin sa pamamagitan lamang ng pandiwang pagpapaliwanag. Bakit hindi ako maghintay ng isa pang dalawang araw? Pagkatapos ng lahat, hindi sila nag-uusap sa loob ng 10 buwan noon. Ilang araw na ngayon ay walang halaga kay Alex. Igit sa lahat, kailangan pahusayin ang kaligtasan ni Brittany. Medyo insomniac siya matapos maalala ang halik na iyon ni Cheryl. Kaya sa halip ay ibinaon niya ang sarili sa malalim na pag-iisip, sinusubukang gumawa ng paraan para makapagsimula si Brittany sa pagsasanay. Nais din niyang magtrabaho sa Swan's Jodo mula sa mga yaon ngunit nagbago ang kanyang isip ng maglaon. Bagamat binago niya ang ruta ng pagtatrabaho ng Swan's Jodo upang hindi na nito mapinsala ang puso ng gumagamit, medyo sobra pa rin ito para sa mga babaeng practitioner. Ito ay dahil sa kanilang mga katangiang pambabae kaya kahit na may mas maraming pagsisikap, hindi sila maaaring umani ng mga benepisyo gaya ng mga lalaking practitioner. Ang isang napaka-agresibong martial art tulad ng Swan's Jodo ay hindi angkop para sa mga babae, ngunit ang isang bagay na medyo banayad ay magiging mas mahusay. Sa makatuwid, ginugol niya ang buong gabi upang lumikha ng isang bagong-bagong pamamaraan ng paglilinang batay sa Swan's Jodo at sa Forced Silver Frost. Ito ay isang kahangahangang gawa dahil tanging ang pinakadakila sa mga master ang makakalikha ng isang bagong paraan ng paglilinang mula sa simula. Gayunpaman, para kay Alex na may pambihirang paraan ng paglilinang tulad ng force, ito ay walang iba kundi isang piraso ng cake. Ang dahilan kung bakit siya nagpalipas ng buong gabi ay upang isama ang isang diskarte mula sa force sa Silver Frost upang mabigyan ito ng silid para sa pag-upgrade. Sa hinaharap kung kinakailangan, maaari pa niyang isama ito sa isang mas makapangyarihang paraan ng paglilinang.
Senior. Bumukas ang pinto ng banyo nang makaupo si Alex sa banyo. Bumungad sa kanyang harapan si Waltz na nakasuot ng suit at tie. Nasanay na siyang makitang nakadamit, nakakagulat para kay Alex na makita siya sa ganoong suot. Tila may kakayahan siyang magmukhang maganda sa anumang suot niya. Hindi tulad ng ilang mga taong mukhang mapupusok na hindi mababago ang kanilang mapupusok na hitsura gaano man kamahal ang mga damit na kanilang suot. Si Siwit. Nagulat si Alex sa bigla ang pagpasok nito. Hoy! Ano bang problema mo? Hindi ba pwedeng kumatok ka man lang bago ka pumasok? Hindi mo naman nilock ang pinto, bakit ang gulo? Pumuso si Waltz. Ano mang bagay? Mabilis na tinakbe ni Alex ang nakalantad na katawan. Gagawin mo ba ang chakra pills ngayon? Nagdilim ang ekspresyon ni Alex, akala niya ito ay isang bagay na kagyat. Labas. Well, iyon ang balak kong gawin. Naparito ako para humingi ng pahinga. Saan ka pupunta? Trabaho para kumita ng pera. Senior, babayaran mo na lang ba ako? Nakasandal si Walt sa frame ng pinto habang pinupukaw niya si Alex na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay napatingin siya sa wristwatch niya. Ako ang general manager ng Thousand Miles Conglomerate's Maritime Business. May board of directors meeting ngayon na hindi ko talaga mapalampas. Malapit na matapos ang oras, kailangan ko nang umalis. Kabanata 158. Babalik ako sa hapon at magdadala ako ng pakwan para sa iyo mamaya. Maging mabuting bata sa bahay. Ngayon lang nalaman ni Alex na may lehitimong propesyon si Waltz. Tila siya ang pinunong negosyante ng lahat ng mga negosyong maritime sa California. Nang mag-9 na ang orasan, bumaba si Alex sa basement at sinubukan ang kanyang pill concoction. Bakit kailangan niya ng kaldero para sa pill concoction? Ito ay dahil ang pill concoction ay iba sa medicinal cooking kung saan ang mga halamang gamot ay kailangan lang itapon sa isang kaldero para maluto. Sa bagay, gamot lang naman kaya ang epekto nito ay hindi maihahambing sa mga concocted na table tas. Dahil ang bawat bahagi ng medicinal herb ay may iba't ibang katangian. Ang layunin ng pill concoction ay alisin ang lahat ng walang silbi na bahagi ng herbs na nag-iiwan lamang ng mahahalagang bahagi. Pagkatapos, ang mga mahahalagang bahagi ay pupunan ng chi o maging ang kakanyahan ng langit at lupa upang ay condense sa isang solong tableta. Sa makatuwid, ang mga regular na kaldero sa pagluluto ay hindi maaaring gamitin para sa pill concoction dahil sila ay mababasag sa sandaling chi ay ibigay sa pill. Pagkalipas ng 3 oras, sa wakas ay nakompleto ni Alex ang kanyang unang batch ng mga chakra na table tas. Nabigo ang unang 2 pagtatangka. Sa kabutihang palad, nakakuha si Waltz ng sapat na mga halamang gamot. Tiniyak din ni Alex na maging maingat sa kanyang paggamit ng mga sangkap dahil ito ang kanyang unang pagtatangka sa paghahanda ng tableta. Nagpatuloy siya sa ilang mga pagtatangka pagkatapos nito. Habang tumataas ang rate ng kanyang tagumpay sa mas maraming pagtatangka, pagkatapos ay nakumpleto niya ang 7 higit pang mga batch ng chakra pill sa loob ng 2 oras. Isang kabuo ang 8 chakra na table tas ang ginawa kasama ang unang batch. Kapansin-pansin na ang alchemy circle sa loob ng cauldron na kumikinang sa panahon ng pagkonkoksyon ng tableta ay nakatulong ng malaki upang patatagin ang proseso. Kinuha ni Alex ang isa at nakitang gumagana ito tulad ng inaasahan niya. Pagkatapos noon, pumunta siya kay Brittany at sa ilang panghihikayat at pagkumbinsi, sa wakas ay pumayag siyang kunin ang Silver Frost. Ito ay isang martial art upang mapabuti ang iyong sirkulasyon ng dugo. Ito ay medyo katulad ng yoga na dati mong ginagawa ngunit nagdudulot ng mas malaking benepisyo. Habang ginagawa mo ito, mas nagiging malusog ka at mas bata ka. Maganda ang ibig sabihin ni Alex. Ang iyong katawan ay mahina pa rin pagkatapos na magising mula sa isang mahabang pagkawala ng malay, kaya kailangan mong kunin ito. Sige, gagawin ko lahat ng sasabihin mo, anak. Una, lunukan mo itong tableta. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Makalipas ang 1 oras, itinulak si Brittany mula sa isang regular na babae patungo sa isang beginner royal na ranggo na manlalaban. Sa pare-parehong pagsasanay, mas lumalakas lang ang depensa niya sa katawan.
Iyon ay isang magandang ehersisyo, ngunit pakiramdam ko ay mas energetic ngayon. Maligo muna ako, maghahanda ako ng nilagang baboy mamaya, pareho kayo ng paborito ng tatay mo. Biglang huminto ang boses ni Brittany, tutal, hindi pa niya nasanay sa buhay na wala ang asawa. Nang makita ang malungkot na silueta ng kanyang ina na pumapasok sa banyo, kumislap ang kislap ng mga mata ni Alex habang iniisip niya, John Rockefeller, nakapag-desisyon ka na ba? Sa sandaling ito, tinawag siya ni Waltz. Sissy Reed. Senior, nakita ko ang salary na responsable sa pagpatay kay Anthony Pattinson, sabi niya. Oh, sino yun? Sinabi ni Waltz, isang preso mula sa parehong selda. Batay sa intel mula sa aking mga lalaki, ang taong ito ay nakulong dahil sa negligent homicide at pinatay si Anthony sa isang marahas na alitan. Pinaghihinalaan ko na malamang na kumilos siya sa mga utos na ibinigay sa kanyang kasaysayan bilang isang underling para sa mga underworld gang. Senior, sigurado ka? Susundan ko siya at pipilitin kong sabihin ang totoo, pangako ni Waltz. Salamat. Kung gayon, makakakuha ba ako ng gantimpala? Tanong ni Waltz. Handa na ang chakra pill, sabi ni Alex. Talaga. Kahanga-hanga. Babalik ako kaagad, sabi ni Waltz habang kinikilig. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghinto, may naisip siya. Bago ko makalimutan, nakahanap din ako ng intel sa dating secretary ng tatay mo, si Pepper Kimmich. Ano tungkol sa kanya? Tanong ni Alex. Sabi ni Waltz, misteryosong karakter siya. We checked her files but most of the information in them is fake. Ayon sa mga ulat, ang kanyang inaakalang lugar ng kapanganakan ay hindi nagtala ng ganoong tao. Gayon din, nabanggit na madalas siyang bumiyahe sa Japan. Sa katunayan, ito ay lubhang kain na hinala. Oh, dadalo siya sa isang auction ng mahahalagang halamang gamot ngayong gabi. Isang tawag ang pumasok agad pagkatapos niyang tapusin si Waltz. Si Michelle Yaul, ang munting demonyo mula sa pamilya Yaul. Hoy, Alex. Sumama ka sa akin sa isang auction ng mga halamang gamot ngayong gabi. Kabanata 159. Bakit gusto ni Michelle na samahan siya ni Alex sa isang auction ng mga halamang gamot? Iyon ay dahil sa tagal ng panahon, ang pamilya Yaul ay nagpapakilos sa kanilang mga tao upang kunin ang mga halamang gamot na hiniling ni Alex. Gayunpaman, ang ilang mahalagang halamang gamot ay nakalusot sa kanilang pagkakahawak. Narinig niya na maraming siglo na ang mga halamang gamot na isusubasta sa partikular na auction na ito, kaya kailangan niyang tingnan ito. Kung tungkol sa bisa ng mga halamang gamot, si Alex lang ang nakakaalam. Natuwa si Alex. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinabihan siya ni Waltz na dadalo si Pepper Kimmich sa auction ng mga medicinal herbs at ngayon ay dumating si Michelle para imbitahan siya dito. Nangyari lang ang lahat ayon sa kagustuhan niya. Ang sinasabi, ikaw na lang ba ang natitira? Bakit ang pamilya Yaul ay nagpadala sa iyo, isang maliit na babae, sa halip? Walang pakialam na sagot ni Alex. Batang babae. Hindi ako maliit. Talagang hindi ikaw. Kailangang sumangayon si Alex sa kanya. May isang dahilan kung bakit siya ay kilala na magkaroon ng isang kabataan na mukha na may malalaking bust. Kung tatabi kay Michelle ang isang mature na belle na tulad ni Cheryl, makikita sa unang tingin ang mga pisikal na pagkakaiba sa ilang lugar. Nasaan ka na ngayon? Gusto mo ihatid kita? Inimok ni Michelle dahil ito ang utos ng kanyang lolo kaya hindi siya naglakas loob na suwayan siya. Sissy Reed. Ang intensyon ni Kit na si Michelle ay magkaroon ng higit pang pakikipag-ugnayan kay Alex. Kahit na may marriage arrangement siya at hindi na siya maaaring makipagrelasyon sa ibang lalaki. Hindi niya papansinin ang kanilang intimate relationship basta magamot lang ni Alex ang mga problema niya sa puso. Gayunpaman, ayaw ni Alex na pumunta si Michelle sa Maple Villa, sa katunayan, wala siyang gustong gawin sa kanya. Agad namang sinabi ni Alex, i-text mo sa akin ang address, magkita-kita tayo doon. Palihim na napabuntong hininga si Michelle habang iniisip, Damas, naisip mo talaga na gusto kitang sunduin. Mas mabuti kung hindi ko na kailangang gawin iyon. Kaya, agad niyang i-text ang address kay Alex at sinabing, kailangan mo ng imbitasyon para dumalo sa auction pero mas gumagana ang pangalan ko kaysa rito.
Banggitin mo lang ang pangalan ko, malalampasan mo rin ito nang wala sa oras. Maghihintay ako sa loob. Oo naman. Maya-maya, bumalik si Waltz at talagang may hawak siyang malaking pakwan. Pagkatapos may baba ang pakwan, dali-dali niyang sinugod si Alex at sinabing, pwede mo ba akong lunukan ang iyong mga table tasks? Sa sandaling ito, narinig ito ni Brittany na nandoon lang, ngunit tila nagkamali siya ng ideya sa pag-aakalang gustong lunukan ni Waltz ang mga nasa kamay ni Alex. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata at sinabing, anong nagmamadali? Gusto ko munang kainin ang malalaking melon mo. Sa gulat, hindi namamalayan ni Brittany na inilipat ang kanyang tingin sa dibdib ni Waltz habang iniisip niya sino ang nakakaalam na mas gusto ng anak ko ang ganitong uri. Nakaramdam siya ng awkward. At, sige, pasok na ako sa kwarto ko. Kayong dalawa, ipagpalagay na lang na wala ako dito. Pagtingin kay Brittany na namumula ang mukha habang tumatakas sa eksena, nagulat si Waltz ngunit agad ding natauhan. Nako, baka naisip ni Madam na marumi ang sinasabi mo. Maligo ka, ikaw ang may gawa nito, hindi ako. Bakit hindi na lang natin pasukin? Sa huli, kinayaan ni Alex si Waltz na uminom ng chakra pill at kasabay nito ay tinulungan siya sa pagpapalakas ng kanyang cultivation base. Ang buong proseso ay umabot ng buong quarter ng isang oras. Pinawi ni Alex ang palad niya. Anong pakiramdam mo? Naramdaman ni Waltz ang matinding paggalaw sa kanyang katawan kaya nabasag niya ang isang butas na bear fist sa pamamagitan ng isang solidong marmol na bato sa harap ni Alex. May mga bitek sa buong bato. Isang kahanga-hanga. Kahit na siya ay nadama na ito ay hindi ka panipaniwala dahil hindi niya ito magagawa noon. Nasa Mr. Crank ka na ba ngayon? Tanong ni Alex. Kabanata 106 na po. Malapit na, malayo pa. Malapit na ako, pero... Nagsimula siyang tumalo na parang isang masiglang baliw tumakbo papunta kay Alex at bigla siyang hinalikan. Si Brittany ay una sa kanyang silid sa ikalawang palapag ngunit lumabas pagkatapos marinig ang mga boses ni Waltz. Nakita na lang niya ang eksenang nangyayari sa kanyang mga mata habang nakatingin siya mula sa helical staircase. Marahan niyang ipinilig ang ulo, umatras siya sa kanyang silid. Si Alex ay nagtungo sa auction ng mahalagang mga halamang gamot ng mag-isa sa alas 5:30. Ang auction ay ginanap sa anyo ng isang cocktail party sa pinakamataas na palapag ng Splendor Center ng California. Pumasok siya sa auction hall ng walang anumang hiccups matapos banggitin ang pangalan ni Michelle sa pasukan. Sa sandaling ito sa pasukan ng Splendor Center, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang nag-uusap sa kanilang mga sarili habang papasok sila sa gusali. Kabilang sa kanila ang isang binibini na nakasuot ng puting damit, siya ay kapatid na babae ni Alex, si Beatrice Asex. Ang iba pang tatlo ay ang mga nakita ni Alex sa dealership ng kotse noong nakalipas ng mga araw. Mona Weiss, Wilson Jordan, at Sam Colfer. Ang apat sa kanila ay isang maliit na cut-eerie. Nakasuot ng maayos na suit. Sinulya pa ni Wilson si Beatrice ng ilang magiliw habang ipinagmamalaki niya. Ang auction ng mahalagang mga halamang gamot sa pagkakataong ito ay ang pinaka-prestihiyosong auction sa South California. Nabalitaan ko na ang mga bagay na ilalagay para sa auction ngayong gabi ay mga tonic. Na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000 at maraming siglong bulang ng mga halamang gamot na halos hindi matagpuan sa merkado. Bakit? Tanong ni Mona habang nililipad ang kanyang fake lashes habang nakatingin kay Wilson. Hindi maitago ang hitsura ng pagsamba at lihim na paghanga sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nagustuhan ni Wilson si Beatrice sa halip. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Beatrice, nagpatuloy si Wilson, ito ay dahil ang mga halamang gamot tulad ng siglong bulang na ginseng at ganoderma ay napakabihirang mga bagay. Sa paglipas ng mga taon, hinuhukay sila ng mga tao kaya halos wala na sila. Kahit na matuklasan paminsan-minsan, sila ay aagawin ng mga mayayaman at makapangyarihang tao at hindi na sila ibebenta sa palengke. Sa makatuwid, huwag na huwag magtiwala sa mga tinatawag na century-old ginseng na ibinibenta sa mga parmasya, ang mga ito ay walang iba kundi mga peking. Tumingin si Mona kay Wilson ng maamong. Wilson, napakatalino mo.
Napangiti si Wilson nang mapakumbaba at tumingin kay Beatrice na laman niyang tila hindi nito masyadong pinapansin ang kanilang usapan. Okay then, let's go in. May buffet sa loob and it serves Australian lobsters, sabi ni Wilson. Hindi mo ba gusto ang mga lobster ng Australia, Beatrice? Iyon ang dahilan kung bakit nakakuha ako ng ilang mga tiket sa pagpasok sa auction mula sa aking tiyuhin. Ang mga ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga ordinaryong tao. Nagningning ang mga mata ni Beatrice sa pagbanggit ng mga yulang. Salamat. Tinanong ni Sam Wilson, ano ang ginagawa ng iyong tiyuhin? Siya ang manager ng Splendor Center. Ang auction na ito sa pagkakataong ito ay masasabing siya ang pangunahing nag-aayos. Pumasok silang apat sa building. Matapos ipakita ang mga entrance ticket, maayos silang pumasok sa auction hall. Ito ay isang masikip na lugar na may maraming mga tao na nakikisalamuhan, nag-uusap, kumakain, at iba pa. Hindi nakalimutan ni Wilson na paalalahanan, maraming VIPs ngayong gabi, please behave yourselves and don't get into trouble. At pagkatapos, dumiretso sila sa buffet. Naroon din si Alex, gutom na nilalamon ng isang Australian lobster. Gutom na siya ngayon dahil abala siya sa paggawa ng mga chakra pills at tinutulungan ng Brittany at Waltz na palakasin ang kanilang cultivation base. Isa pa, ang mga lobster ay mukhang masarap at mapanukso kaya mabilis niyang nilamon ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Si Beatrice na may hawak na dining plate ay dumiretso sa Australian lobsters. Gayunpaman, sinalubong siya ng isang malungkot na tanawin ng ilang natitirang mga ulo at buntot. Sa tabi niya ay isang lalaking walang pakundangan na nilalamon ng isang plato ng karne ng yulang na puno ng laman. Anong mata ko? Si Rewit na iirita si Beatrice ngunit nananatili lamang siyang tahimik at nagmumura ng palihim. Kung tutuusin, hindi niya kayang masaktan ng sino man dito dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa lalaki at sabay na ibinawling nito ang kanyang ulo, napatulala siya sa hindi makapaniwala habang nakaawang ang bibig ng magtama ang kanilang mga tingin. Ano, ikaw? Bakit ka nandito? Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.